Magandang gabi po sa lahat ng ating mga suki, no? At magandang gabi rin po sa ating pong mga kasamahan sa industriya. Ito pong muli si Catering ng Catering LPG Trading at Lambigas LPG Store. Magandang buhay po sa ating lahat. So, napakainit po ng mga usapin na naman po ngayon at mga bulong-bulungan po sa Facebook group natin, no? At marami hong umaalma at maraming umihiyaw ng saklolo sa Department of Energy dahil sa kanilang mataas na ekspektasyon na matapos silang magkaroon ng license to operate ay mawawala na di umano ang mga generic na ibinibenta sa merkado. Bagamat ang masaklap, marami pa ho silang nakikita. Marami pa ho tayo nakikita. Dahil gawa nga nung sinasabi nila, marami rin planta. Marami pa rin planta na nagtotolerate, nagbubukas, ng gabi, ng Sunday, and everything para sa mga ating mga kasamahan din, ng mga outlet na sinasakyan din yung ganoong sitwasyon, no? So hanggat may nagbubukas na planta, patuloy pa rin ang pagbebenta ng mga kasamahan natin, no? Ng mga retailers, mga dealers, ng mga generic. So kaisa po tayo dyan, nananawagan po sa Department of Energy siyempre na maging porsigido sa pagsasagawa po ng mga inspeksyon ng operasyon para bulabugin at tulihin at bigyan po ng leksyon. Dahil siyempre, hindi po may iwasan na masira po ang tiwala ng maliliit na negosyante kapag ho nakikita natin na talamak pa rin ang bentahan ng mga generic na yan, no? Pero maidagdag lang po natin, siguro hindi lang po dapat na yung planta. Dahil ang planta ho, kahit ilang milyon ho ang pakawalan niyan, no? Kayang-kaya ho niyang magpakawala, no? At handa pa rin magbukas yung mga yan sa mga oras na anytime na gusto nila magbukas para sa mga retailers. Mainam din, no? Ito po ay opinion lang ni Catering. Mainam din ho sa aking palagay, sa aking opinion. Mainam din na ang talagang dapat sampulan at suyurin ay ito rin pong mga kasamahan natin, na mga maliliit. Bakit ho? Kapag ka ho sila nasampulan, sigurado ho yan na hindi na ho yan magbebenta. Dahil unang-una, ubos na ang kanyang puhunan. Dahil sa laki po ng penalty na yan, no? Kasi nakikita nila na mga planta lang . So itong mga planta nakadepende sa ilang daan din na ilang libo na mga kasamahan natin na pasaway din. So mainam din na isabay na suyurin ang mga kasamahan natin na ano rin, no, napasaway din na ginagamit na pananggalang ito pong mga planta na nagbubukas. Where in fact, ito at tayo rin po, mga marami pong kasamahan natin ang nagiging tukso sa mga planta na ito. Pero kung itong DOE na ito ay suyurin din ang mga katulad natin, ay ewan ko na lang kung uulit pa yan na magbenta ng generic kung sila ay ma-penalize. Yun po ay ang pananaw ni Catering. Kasi imposible kahit nakabukas yung planta na yan kung ikaw ay nasampulan, no? Malamang yan, hindi na ho tayo magbebenta ng generic niyan. Okay? So, ganun pa man, sabi nga ni Catering, pagigihan lang po natin yung atin pong diskarte sa pagmamarket. Ano po? At laging isa alang-alang po yung tamang pagninegosyo, tamang pagbebenta ng atin pong mga produkto. Hindi lamang ho yung kita ang pinag-uusapan natin dito, siyempre yung pong rapor natin, yung relasyon po natin, no? At the same time, una sa lahat, yung pong ating pagbibigay ng pagsasaalang-alang po doon po sa safety, health, environment, and security.
kanyang sa mga suki po na nanonood din kay Catering, eh mainam po na dalawin nyo rin po yung inyo pong outlet. Dahil unang-una nyong titignan kung ito ba ay may showroom. May physical store siya na showroom. Alright, ang kanya bang showroom ay tumutupad, sumusunod sa pamantayan. Tulad alibawa ng mga hindi pag-mix ng ibang other products. Liban sa mga tinatawag nating ancillary like regulator, hose, and other gaskets na napaka-importante po sa sa operasyon na maging para maging ligtas ang paggamit natin ng mga LPG cylinder tank na yan. Pero kung ito ay imi-mix mo sa bigas, imi-mix mo yan sa mga ibang mga goods na pwedeng makapag-contaminate, no? Yan po ang titignan ho ninyo. Alright? So, wala namang masama kung tignan nyo po yung kanilang mga local and national documents of permit. Dahil ang lehitimo po na LPG outlet operator ngayon ay kinakailangan ho down to barangay clearance, papunta doon sa municipal or business permit hanggang sa the national permit, yung license to operate. Hanapin nyo rin po yung kanyang certificate of registration na katibayan na ang kanila pong ibinebenta ay nakarehistro sa Department of Energy. Okay, so hindi po yan i-issuehan, hindi yan isasama sa certificate of registration para sa issuance ng LTO kung wala pong mga supply agreement po yan sa mga dealer o supply sa mga kanilang brand supplier. Kinakailangan ho may supply agreement po yan. Yung pong supply agreement na yan, yan po ay kontrata sa pagitan po ng supplier at saka ng retailing outlet. Ano po? So ayan po, ano mga suki, no? Ayun, kakatawag lang na naman nung isang customer. Talagang marami pa rin mga kasamahan natin na tulungan ninyo ang mga customer na i-educate natin sila tungkol po doon sa klase ng regulator na ginagamit, kasi nga doon po nawawala yung mga tangke ng ating mga suki. So maraming mga kasamahan natin na mapagsamantala, sinasabi nga natin na makuha lamang yung good na tangke niya, papatulan niya. Na ang pagkakaintindi nila, basta M-gas ay Deroscas. Ang Deroscas is available sa lahat po ng brand. Maraming Deroscas sa ibang brand. So hindi Como Deroscas, ay M-gas. Diba? Okay, so anyway, tayo po ay huwag mo tayong sabi nga natin, huwag mo tayong mawala ng diskarte, masira ng diskarte dahil hindi ko mo mahina po ang benta natin, ay isisisi na agad natin niya sa Department of Energy. Siyempre, aminado tayo na malaki ang bahagi nila doon sa pagtaas ng sales natin kapag yung mga yan ay talagang mawala yung mga yan. But siyempre, tatandaan din natin na sa pag alis ng ibang kasamaan natin na matatagal na sa industriya, ay marami rin nakumbinsi na pumunta na ngayon dito sa industriya natin, sumama. So dumami, halos tabi-kabi na, halos tabi-tabi na rin po ang ating mga kasamahan na nagninegosyo sa ganitong klase. No? Sabi nga natin, alam naman natin na ang masakit lang ang kalooban talaga. Ito pong mga nagtagal sa generic na hindi nila matanggap na ngayon, kinakailangan nilang bumili ng mga bagong mga branded tank at kinakailangan nilang i-subject ang kanilang operation under the control and supervision ng kanilang mga dealer, ng kanilang mga brand supplier. Dahil pwede pong i-revoke, pwede pong i-reklamo administratively ito pong mga nagba-violate o hindi tumutupad dun po sa kontrata. Dahil yan nga po yung purpose ng agreement o ng kontrata, no? To make it sure na yung pong line of operations, line of distributions, papunta dun sa key market, ay madaling matukoy kung sino o saan nang galing yung pong LPG na yan. Dahil nga siyempre, yung mga series of fire incidents sa nangyayari relative doon sa issue ng mga LPG cylinder tank. Okay?
So, ganun pa man, eh, sabi nga natin, eh, pag-igihan lang po natin yung marketing natin. Pag-igihan lang ng pag-igihan natin yung marketing natin. Tsaka, siyempre, i-adjust na rin natin yung sarili natin dahil, sabi ko nga, na yung pong ating kitahan ngayon ay hindi nakatulad natin. Ha? Eh, so far, si Catherine, eh, nakakabayad pa naman ng rider. Medyo nababayaran naman niya yung iba nating mga gastusin sa bahay ng konti. Okay, but may mga araw po na talagang hindi po tayo nakita. Pero the following day, 2 days after, babalik naman po yun at sobra-sobra pa. Okay? So, wag po tayong hindi po tama na ang damdamin natin, na ang ano natin ay parang mas gusto pa nating bumalik uli sa hindi tayo. Hindi ho pwede ganun. Yung talaga hong ang rule po dyan, eh, hindi ho pwedeng tayo laging nandun sa sitwasyon na walang kumokontrol na batas. Okay? So, nagkataon lang na nung panahon na yun na may kaluwagan, ngayon nakita nila na kinakailangan nilang i-ano yung batas, no? Eh, magawa yung batas at para makontrol po ang ating mga kasamaan sa industriya na sa pagbebenta po, lalong-lalo na ng mga substandard na LPG cylinder pack. Okay? So, pero yung ikaw ay mas papanig doon sa illegal at ikaw ay mas masaya sa illegal, hindi ho magandang kaisipan at hindi ho magandang pundasyon ng iyong pag-uugali na ikaw ay masumahanga pa sa illegal. Na ikaw ay masumahanga pa sa gumagawa ng illegal na operasyon like the illegal refilling. Tatandaan po ninyo, eh, hindi nyo pag-aari yung trademark na yan. So, obviously, ito pong mga nagmamayari po ng trademark na ito, ng mga tangke na yan, ay sila po, pinroduce nila yan sa market, okay, para nga, ipakinabangan nila yan, pakargahan nila yan. Hindi pwedeng ginawa nila yan, bigay sa'yo at pakargahan mo sa kung saan-saan. Okay, so hindi nga dun eh, dahil ito pong ating industriya, ito pong ating negosyo, ito pong ating ibinibenta produkto ay may mataas na kaakibat, may kaakibat na mataas na peligro nakasama dito. So, kinakailangan ito ay i-control, i-monitor ng ahensya ng gobyerno, okay, under the Department of Energy. Alright? So, meanwhile, eh, makiramdam tayo at wag tayong umasal na parang asal kalye, asal kanto na kung paano tayo mag-react sa mga ibang kasamahan natin. No? Sabi ko nga, tandaan ninyo, hindi lang ho mga illegalista ang kalaban natin sa industriya, kundi lalong-lalo na po ito pong mga legal na nag-i-illegal. Ha? So, in fairness, wag tayong masyado mag-mention nitong mga illegal, kundi dahil maraming nag-i-illegal. Ngayon, darating ang punto na talagang pagkaho naging maluwag na, inaasahan natin na magiging ganyan ang behavior ng ating operatiba, na pagka naging maluwag na ho sila, ay magkakaroon na ho ng regular na operation, harinawa. At dahil dyan, ayaw naman natin, bilang isang ordinaryong negosyante na kabahagi po nitong industriya, alam natin na hindi ho tayo masaya na lagi tayong nabubulabog, na nandun tayo sa pwesto natin, na nagwo-worry tayo na baka mamaya masilip tayo. So, siyempre, di ba? Masaya ka na nailagay mo na sa tama yung pong mga dokumento mo, yung pong pwesto mo. Ngayon, ang ano mo na lang is how to survive. No? So, lakasan mo, galingan mo, ang diskarte mo sa pagmamarketing nang hindi ka masyadong nadidistract doon sa kapitbahay mo o sa mga ka-competition mo sa same industry, no? Magkaroon ka ng tiwala, ng confidence sa sarili mo. Ulitin natin, kapag ka hindi mo na kaya at hindi, wala kang dapat ibang sisihin, decision mo yan na ikaw ay sumama o ipagpatuloy yung ganitong klase pa rin ng hanap buhay, no? So, pakiusap lang ni Catherine, maging mahinahon po tayo, no? At yung pong mga binibitawan natin mga salita doon sa page natin, sa group natin, tatandaan po natin, nasusukat po, nakikita po yung pag-uugali natin doon sa mga binibitawan na mumutawi na nilalagay po natin sa group natin.
nawawala yung pinag-aralan mo kung ikaw man ay nag-aral, o nawawala yung magandang etiketa mo na itinuro sa'yo ng mga magulang mo. Diba? O eh kung hindi mo na kaya, eh bedi, sige, mag-quit ka na, ibenta mo na lang yung mga tangke mo. Huwag yung maninisi ka kung anong kinahinat na negosyo mo. Ha? Magandang gabi po at mabuhay po tayong lahat. Siyempre, shout out po mula Luzon hanggang Mindanao. Maraming salamat po. Ito po si Catherine. Magandang gabi.